Isa sa mga panalo rito ay ang ating meme, Vice Ganda. Muntik-munti ka na umasok sa Super Bowl. So it could have been their first time. Mas kontrobersyal na pinag-uusapan si Taylor Swift. Galit na galit at mukhang ayaw na ayaw. Dahil alam nyo, si Taylor Swift sa galing niya ay nakahimok na bumoto presidential race. Na mukhang maglalaban ay si Trump uli. At saka ngayon na naman si Biden. Kung tayo ay iwas at ayaw sa mga Duterte at Marcos, eh ganun din rin tayo na parang hindi tayo makatrap. Sana, I want to witness that. Pumunta tayo sa politika ha. Ano ba yan? Babalik ba tayo sa Marcos Martial Law era na kung saan eh dating magka-lab team, di ba? Unit team kuno, patutsadahan na naman. Kaninong adik tayo? At sabi nga, eh, tama nga kami. Kung mga iba nagpa-popcorn, trip ko ngayon ay mag-chicharon. Ito lang, naawa na ako sa Pilipinas. Ikot-ikot, banjing-banjing, concert-concert, chopper-chopper. Eh, ito naman, ang cable bumagsak. Pero panalong-panalo ngayon yung dineclare ni Meme Vice Ganda. It's about time na gumawa ng quality movie si Vice. Actually, na-shock ako at na-surpresa. Pleasantly surprised actually. And I'm just so glad and happy na itong si Vice is taking that risk. At the time naikwento niya, gusto niyang makasama si Sarina Hilario. Sarina Hilario could be the next Aiza Seguera. And napakagaling din ni June Lana to top the services of Vice Ganda. Parang mas gusto to sa Popeyes. Miss Chicha is waking up! ABS-CBN somehow has maintained that stature. Tinanong ko sa kanya, may multo ba rito? Oy mga Kuya-Kuya, this is Kuya Mike, ang Kuya nyo sa Amerika, and this is for the Kuya-Kuya list. Alright, ang pag-uusapan natin ay winners and losers. Isa sa mga panalo rito ay ang ating meme, Vice Ganda. But, ang pag-usapan muna natin yung aking team here in Detroit, Michigan, yung Lions, Detroit Lions, na kung saan muntik-munti ka na umasok sa Super Bowl, which is going to be next week. Pero sa kasuwiang palad ay natalo sila sa San Francisco 49ers. Ang laki na sana ng lamang ng Detroit Lions. Pero for some reason, parang bumagsak sila at the second half nung laban. At yun nga, natalo sila. So it could have been their first time in the Super Bowl. So ang maglalaban ngayon, ang San Francisco 49ers at yung Kansas City Chiefs na kung saan mas malaki at mas mukhang mas kontrobersyal na pinag-uusapan si Taylor Swift dahil yung kanyang boyfriend ay isa sa manlalaro ng Kansas City Chiefs and mukhang galit na galit at mukhang ayaw na ayaw sila ng mga maka-Trump itong si Taylor Swift dahil alam nyo si Taylor Swift, sa galing niya, nakahimok sa mga bata, sa mga kabataan, sa mga first-timers na bumoto sa last year's election, sa 2022, and this 2024 presidential race. Na mukhang maglalaban ay si Trump uli, at saka ngayon na naman si Biden. You know, kung tayo ay iwas at ayaw sa mga Duterte at Marcos, ganun din rin tayo na parang hindi tayo makatrap. Dahil nga, ang gusto natin yung democracy. Sayang sa Detroit Lions, but at least every year naman may laban. So, could be next year, baka makasungkit sa Super Bowl. Sana talagang inaantay and I want to witness that. So, hopefully next year, at least every year yun. Pero ang nangyayari sa Pilipinas, pumunta tayo sa politika ha, every 6 years ang palit ng presidente. At mukhang ang ginagawa ngayon ng itong People's Initiative para madagdagan ang mga taon ng presidente. Ano ba yan?
Babalik ba ba tayo sa Marcos Martial Law era? Yun ba ang lumalabas dito? At the same time, ang kalaban ng mga Marcos o ni Bongbong Marcos at nitong si Sir Romualdez ay yung Duterte side ni Vice President Sara Duterte na kung saan ay dating magka-lab team, di ba? Unity team kuno, unity team. O di ngayon, ano na, hindi na unity team to ha. Patutsadahan na naman. Kaninong addict tayo? Doon ba tayo sa kay Coke o kay Fenta? Of course, wala tayo diyan. Ayaw natin diyan at sabi nga eh tama nga kami. Alright? So, kung mga iba nagpa-popcorn, ako naman, at may popcorn naman talaga ako ha, pero trip ko ngayon ay mag-chicharon. Actually, masarap to, Tito Al's. Chicharon tayo ngayon. Unbelievable. 6 years and more. Lahat lang. Ito lang, naawa na ako sa Pilipinas. Ikot-ikot, banjing-banjing, concert-concert, chopper-chopper. Ano ba tingin sa Pilipinas? Panalo o talo sa pangyayari? Pero panalong-panalo ngayon, yung dineclare ni Meme Vice Ganda na gumagawa na siya ng kanyang pelikula. And this is with the director, multi-awarded director, and writer na si June Lana. Man, yun ang sinasabi ko. I think that was like 1 or 2 months ago. Sabi ko eh, oy, wala si Vice sa Metro Manila Film Fest. Dahil ang feeling ko talaga, eh, it's about time na gumawa ng quality movie si Vice. And when you say June Lana, eh, alam mo talaga quality movie. Na kung saan, itong si June Lana, magmula naging writer siya, eh, nananalo na siya. Script writer. Kasama pala siya doon sa award-winning movie na Jose Rizal ni Marilu Diaz-Abaya. Si Jose Rizal doon ay si Cesar Montano. So tuloy-tuloy ang mga pelikulang ito. Kasama na rito yung acclaimed movie ni Eugene Domingo. Ito yung Barber's Tale. I think that was 10 years ago nanalo sa Tokyo Film Festival at nanalo doon si Eugene Domingo as Best Actress. Isa rin sa mga nanalo, director, si June Lana, na kung saan pinakabata yatang nanalo na Best Actor na nanalo sa prestigious na Urian Award. Pag sinabing Urian, ang lakas ng dating niyan. And nanalo nga si Elijah Canlas. I think he was just like 20s, early 20s nung nanalo siya. Ito nga yung tungkol sa batang Kalel na 15 years old na may AIDS. Malalim ang mga paksa pag kay June Lana. Although, meron rin siya mga comedies. No? I think katatapos lang yung pelikula nung Metro Manila Film Festival na kung saan kasama si Eugene Domingo at saka si Pok Wang. I think it won some awards or several awards then, awards night ng Metro Manila Film Festival. Oh, by the way, itong si Elijah Canlas ay kasama dun sa Game Boys Breakthrough. As in, umusbong yung pangalan niya. Together with Kokoy De Santos. Actually, na-shock ako at na-surpresa. Pleasantly surprised actually. Itong Boys Love theme, BL, na nauso nung kasagsagan or kaumpisa pa lang ng COVID. At talagang pinanood ng karamihan, whether bading, babae, lalaki. Everyone was so interested sa supposed bawal na pag-ibig in a situation na bawal umibig pa during the time of pandemic. That was also, obviously, a June Lana produced and directed na YouTube series. Now, with him, June Lana, taking care of Meme Vice, I'm sure malalim, mas may laman itong kwentong ito compared to the rest of the filmography ni Vice. And it's just about time. About time na talaga na Vice goes into a more meaningful, meatier roles and kwento. And I'm just so glad and happy na itong si Vice is taking that risk. Taking that risk, ha? Although may naikwento itong si Vice during the tawag ng tanghalan portion, and that was just before the grand finals, at the time eh, naikwento niya at nandun nga si Jong Hilario na gusto niyang makasama
Si Sarina Hilario, again, that precocious na bata. Napakabibo, napakamatalino. Now, kung totoo to, I don't know if this is for this particular film with June Lana or for another project, Sarina Hilario could be the next Aiza Seguera or Nino Mulak. Just in case na magsama nga talaga si Vice and si Sarina, will this be parang ala Dolphy and Nino Mulak na pelikula, pinagsamang comedy and drama? Will this be yung very classic na pelikula na itong Ang Tatay Kong Nanay? If you are able to watch that and catch it somewhere, eh panoorin nyo po. Dahil napakagaling ni king of comedy natin na si Dolphy. But still, in a way, napakagaling ng ginawa ni Vice and napakagaling din ni June Lana to top the services of Vice Ganda. Alright, so again, ito po si Kuya Mike of the Kuyakuy List. It's a brand's branding and shopping channel for the global Filipino. Subscribe po kayo sa ating channel and click on that notification bell. Check my website, thekuyakuylist.com. Again, ito po si Kuya Mike, ang malamang nakaisa-isa at kauno ng affiliate marketer na Filipino-American for online stores here in the United States. At ang kuya nyo sa Amerika, this is for the Kuyakuy List.